makakapanayan din po natin si DILG ASEC for External and Legislative Affairs, si ASEC Rico Judge Javier Echeverri, kaugnay po ng iba pang usapin dyan sa USAMI. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy. Mabuhay po ang programa ninyo. Apo, ASEC, dito po sa sitwasyon ngayon, yung liderato sa USAMI, paano po ang mangyayari ngayon? Dahil napatay yung mayor, tapos yung vice mayor po ay arestado nandito sa krami. Tapos may ibang issue naman doon sa councilor. So, paano po ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon? Ang ganitong sitwasyon, hindi naman iba, no? Pag may mga vacancy na ganito, sinusunod natin yung local government code on the rule of succession. So kung let's say, mawawala si mayor ang at vice mayor at yung mga konsehal, yung highest ranking tangguni ang panlugtod official o yung konsehal, city councilor na highest ranking, would assume as acting mayor. Yung second highest tangguni ang panlugtod official will assume as acting vice mayor. At yung third highest ranking official will assume the number one tangguni ang panlungsod post. Yung mga remaining vacancy, baka maaari yung by appointment. Opo, so yung pong hindi magiging problema kasi para base lang po sa numero. Ano, pero gagabayan nyo ho ba gayong yung bayan, gayong matagal-tagal di umupo, pang limang termino na pala ito ni Mayor, may pangailangan ho ba para gabayan yung bagong liderato po na uupo dyan? Kaya nga po nandyan po ang DILG to supervise the local official. Ano man ang katanungan, normally mga bagong halal naman at bagong appointed, binibigyan muna ng briefing or orientation kung ano yung mga bawal at hindi bawal sa pagpapatakbo ng local na pamamahalaan. Ganun naman ho everyday eh. Kapag may bagong halal, may orientation muna ginaganap para mas well-equipped sila. Besides, meron mga abogado rin naman po yung mga yan na gagabay sa kanila. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon si ASEC Rico Judge Javier Echeverri ng DILG. Maraming pa salamat, sir. Maraming salamat po.